What if he said the day if ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation. For some, when they had heard, did provoke, howbeit not all that came out of Egypt by Moses. But when the people were secret 40 years, was it not with them that had seen, whose carcasses fell in the wilderness? Sabay-sabay. And to whom swear he that we should not enter into his rest, but to them that believe not, so we see that they could not enter in because of unbelief. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na aralin muli namin ngayong hapon. I-pray na ang bawat isa po ay pagpalain niyo, Lord, sa inyong mga salita, Lord, na maikilig namin, maaral namin, ma-reflect namin ang aming buhay, Panginoon, at ang especially mga bata, Lord, malilang future, kami naman po ng mga adults ay makita namin ang kung paano kagandang yung kaligtasan, Panginoon, ginawa niyo sa amin. Bawat isa sa amin, Panginoon, we pray na maaral namin ito, Lord. Di kami magkakamali, katulad sa sinasabi dito, tinuturuan sila, Panginoon, especially mga Christian Jews na sila naman po ay may tisot sa kanila, dati nalang religion, Panginoon. But even in our times, Panginoon, mayroong mga nagtuturo sa amin ng mali. At ito'y hinahalo, Panginoon, sa inyong aral. So we pray na makita namin ang mali sa tama, mahiwalay namin ito, ano yung tama at mali. We pray na kayo po yung magagabay ngayong hapon. Kayo pong malati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, mga kapuno po. Matapos po tayo sa 3. Ang title po natin last 3, last week is yung, ano, diba? Faithfulness of Jesus. Kasi siya yung matapat. Ano nga ulit yung faithful? Pag sinabi faithful, Peter? Ano, matapat. Ano nga yung matapat? Ano example ng matapat? Mag-pray. Okay. Depende kung saan ka matapat. Di ba? Naalala niyo yun? Pag matapat ka sa asawa mo, isa lang asawa mo, at hindi ka lang basta, ano, yung iba, eh, basta, dun, basta siya dito umuwi. May mga ganun eh. May nakinig akong ganun eh. Okay lang sa akin, may kabit, pero at least dito umuwi. Ano yun? Hindi faithful yun. Sabi nga nila, iba yung faithful, iba yung loyal. Loyal lang yun. Ikaw pa rin ang asawa ko, pero minsan-minsan, sideline. Intindihan yung sinasabi ko, mga bata. Diba? Tama ba yun? Hindi faithful. Okay, so sa ibang bagay naman, katulad nito, panambahan, sa church, pag sinabing faithful ka sa panambahan, ibig sabihin, kahit anong mangyari, kahit may module ka, tatapusin mo na maaga, or gagawin mo later in the day. No, talaga hindi mo natapos, hindi ka muna magbabike, diba? Ganun yan eh. Hindi ka muna mag-nunod ng TV kasi hindi mo matapos yung module mo. Pero hindi mo aalis sa schedule mo yung church. Kasi nga, faithful ka sa church. Sa panambahan. Iba pa yung mga faithful sa kaibigan. Iba yung faithful sa salita ng Diyos. Tatakil natin yung faithfulness ng mga preacher. Diba? Pag sinabing faithful ka, pag preacher ka, kung ano sinabi dito, hindi mo babaguhin kung ano intensity niyan. Kung galit na galit ng Diyos sa kasalanan, for example, hindi mo babawasan yung pag binawasan mo ng konti kasi alam mo, kunwari, merong mayaman. Kunwari, si... Sino ba to? Si Salin, mayaman. Salamat dito, Salin. No, kunwari lang. Kunwari, Salin ay ano, ano ba? May kaibigan bakla, kunwari. Alam ko yun, kunwari lang, ha? Ay, hindi ko babanatan yung mga bakla kasi may kaibigan si Salin, best friend sila. Diba? Natake natin last week yun. Pag sinabi yung tapat ka sa salita ng Diyos bilang preacher, kung ano yung dapat mo sabihin, yung nasabihin mo, hindi ka naman mimili. Ano ka lang, mensahero ka lang. So, ano pa yung mga faithful na yan? So, ganun. Yung ibig sabihin ng faithful. So, ang pinaka-faithful daw, si Jesus. So, dahil siya ay Diyos, nagkatawang tao, ang hirap dun, yung pa lang eh, di ba? Siguro sa atin, maging mayaman lang tayo, hindi ko na makikita kayo sa church. Na, kunwari, si Joshua, yumaman na si Joshua. Makikita ko pa ba kita sa church? Ha? Hindi nga sumasagot eh. Mga Islam na eh. Si Samantha. Ano si Samantha? Ayun. Tinitingnan ko pa sino si Samantha, sino si Lorraine eh. Sino tong isa? Ay, ano pala si Samantha? Ito pala si Renaline. So, pag mayaman na kayo, mag-church pa ba kayo?
Wala namang kinalaman yun, di ba? Dapat nga lalo kang magtapat. Kasi ang kayamanan, nakakatisod dyan. Yayabang ka na. Ano ba ito? Lit naman dito. Ibang kulay pa dun, oh. Bubong. Mamayamang, ganun yun. Mapintas yan. Pero hindi dapat. Hindi naman kailangan. Pag lumaki ka, pinagpala ka ng Diyos ng sa tamang paraan, hindi dapat ganun. So, maging tapat sa panambahan. Ano sinasabi ko kanina? Wala, ang nawala ako dun, ah. Dun sa, yan, bilang preacher. So, kayo, ganun din. So, sino yung pinakamatapat daw? Si Jesus, yun. Nagkatawang tao siya. Dahil yun ang inutos sa kanya, ginawa niya. Walang ibang kaligtasan na pwede tayong maligtas. Sabi nga sa Bible, kasi nga, hindi naman tayo pwedeng magpakabuti para maligtas. Hindi natin kaya unless ang Diyos medyo i-manipulate yung utak natin. Uy, si Runyel, dating makulit. Uy, mabait na ako ngayon. Walang ganun. Sisirain ng Diyos ang sarili niyang ang tawag dito, yung kanyang katuwiran pag bigla ka lang niyang ginawang robot. Diba? So, hindi yun. So, paano maliligtas ang taong makasalanan? Walang iba. Kundi, merong ibang nagbayad. Alala sa mag-soul winning tayo, diba? Walang paraan eh. Hindi ka pwede magpakabait ngayon. Yung mga heresy ngayon na pumapasok kahit sa mga Baptist, yun nga, dapat iwanan mo lahat ng kasalanan mo. Maganda naman yun. Aso, kaya mo ba? Pumapasok yun. Minsan, di ako mapaniwala eh. Pero yung iba na nakakaintindi pa, parang mali yun ah. Kaya nga minsan, hindi tayo nawala ng presence sa Facebook kahit paano yung iba doon. Hindi tuluyang maloko. At least yung mga, may mga nagigising po eh. May mga nagiging friends tayo all over the Philippines. So, nare-realize sila, mali pala yung pinuturo sa atin. Oh. Tsaka yung ibang mga pastor, hindi na makaporma pag mali sila. So, ganyan ha, tandaan nyo. Itong tatalakayan natin ngayong hapon, more on ganun. Kasi pumapasok dito yung mga error. Kailangan itama natin, okay? Kasi yung pinakamatapat, si Jesus, ginawa niya lang yung ginawa, ay pinapagawa sa kanya ng Ama. Kaya natapos tayo dito last week, dito lang tayo natapos eh. For this man, sino yun? Si Jesus, I counted worthy of more glory than Moses. Si Moses yung sikat na sikat sa mga Hudyo. Uy, Moses! Tawag mo nga sa ano, the law of Moses. Sobrang ano sa kanila kasi si Moses nagsulat, no? Pero batas ng Diyos yun. Pinagkatiwala si Moses para isulat yun. Pero kaya nga titiyata, si Jesus, sino mas mataas? Si Jesus o si Moses? Jesus. Eh si Jesus gumawa lahat eh. Oh, sinong mas matapat? At kailangan ng more honor. Ibig sabihin, mas lating galangin. So, medyo tiso dyan sa mga Hudyo. Nasanay na sila si Moses. Mukha na silang Moses. Oh. Eh, nung dumating si Jesus, ayoko niyan. Iba yan, kala nila. Di ba? Pero actually, pag binasa mo Old Testament, si Jesus na yung dinidescribe sa Old Testament. Okay? So, yan ayun tayo natapos. For every house builded by some man, but he that build all things is God. So, parang isa rin to sa mga, ano eh, si Jesus ay God. Nabanggit ko last week ata, no? So, marami na tayo nabanggit. Sino bang gumawa lahat? Sabi dito, mas faithful siya kay Moses kasi siya yung gumawa. Tapos sa verse 4, but he that built all things is God. So, sino ba yun? Eh, Jesus. Nakita niyo yun? So, si Jesus ang gumawa na lahat. Siya yung faithful. Ngayon, sinasabi, ang Diyos ang gumawa na lahat. O, di si Kristo ay Diyos. Malinaw, di ba? So, ba't kinukumpara si Moses sa Diyos? Kasi nga, hindi na dapat eh. Pero, yung mga Hudyo, naku, kung pinag-aralan niyo yung mga Hudyo, maniwala kayo. Ang tigas ng ulo niya mga yan at malaking tisod kasi sa kanila si Jesus. Kaya tayo, hindi tayo masyadong mahirapan dito. Pero ang ganda, alamin nyo rin yun. Kaya pag nagbabasa kayo ng Bible, hindi nyo tingnan yung mga Hudyo. Tigas naman ng mga Hudyo. Ganun ba sila ka-slow? Eh pag tinignan mo kahit yung mga Hudyo ngayon, yung mga so-called Jews ngayon, matalino yan. Kaya pag di mo alam, to baka sabihin mo, baka nga hindi yata si Jesus ang ano. Kasi yung mga Hudyo, hindi maintindihan yun eh, matatalino sila. So, iba yun. Iba yung may tisod ka kasi. Okay? Anyway, basta tandaan nyo lang yun. Yung mga Hudyo, tisod na tisod yan kay Jesus.
So 5, and sabi doon, Moses verily was faithful in all his house. So inuulit niya, di ba? Hindi ko naman sinabi si Moses walang kwenta. Yung sinasabi ko, matapat yan. Si Moses, lahat ng sinabi sa kanya ng Diyos, ginawa niya yon. Pwede yung mga ilan, di ba? Nasa sumablay siya. Pero karamihan doon, pati yung naalala niyo sa mamaya dito, sa Exodus yun eh. Tsaka dito sa Hebrews, kung paano niya ginawa yung tabernacle. Lahat yon eksakto. Ang materials, yung sukat, kung ano sinabi ng Diyos, yun ang ginawa niya. So, tapat na si Moses at sa lahat ng bagay pa. Sabi dyan, as a servant. So, tapat si Moses, pero siya ay tagapaglingkod lang. Diba? Baka saan? For a testimony of those things which were to be spoken after. Sa Tagalog, yung pagiging matapat daw pala ni Moses, sinulat niya yan, ginawa niya yung mga ordinances. Hindi para yun ang magpapaliligtas sa atin. Hindi. Sabi siya, sabi lang niya, itong mga ginagawa niya, may kinalaman sa mga bagay na spoken after. Ibig sabihin, ito yung mga panahon natin. Na hindi mo maintindihan yon sa Old Testament ng husto. Pero later, maintindihan mo na yung pag yun, dumating na si Jesus, tapos siya na yung lamb na namatay para sa kasalanan natin. Ah, kaya pala yung mga inutos ni Moses, kaya pinagpapatay sila ng kambing, nagpapatay sila ng tupa, dugo, sprinkle. Ba't may mga ganun yun? Later mo raw malalaman yun pag si Jesus na yung gumanap nun. Okay? Okay, so balik tayo kay Jesus. Sabi doon, but Christ as a son. Okay, napansin niyo yung contrast doon. Si Moses, matapat din, pero servant. Ang anak, servant ba ang anak? Hindi masyado, pero pwede rin mag-serve. At dapat mag-serve ang anak? Pero ibang level yun. Diba? So, kunwari dito, binutusan ko si, kunwari lang, mature na si Stephen, ha? Medyo ano pa kasi, bata pa eh. Diba? Kunwari, Stephen, oh. Kunwari, si DM, binutusan ko. Merong ano yun, kasi inutusan ni Pastor, example, diba? Pero pag yung anak ko na inutusan ko, ibang klase na yun. Diba? Naintindihan nyo ba yun? Parang, may iba yun. Hindi basta-basta sinusugo yung anak. Diba? Okay. But Christ as a son over his own house, whose house are we? Ano yung sabihin ng own house? So meron kasi kahit sa Old Testament, pag sinabing house is family. Andan yun, ha? Family. So sino yung nasusunod sa pamilya? Yung tatay dapat, ha? Pag malakas, yung ano, tatay, matured. So, kaya sa Old Testament, pag binabasa mo yun, ito yung tatay niya, ito yung leader nila, laging binabanggit, matagal nang patay si Levi, si Judah, tsaka si lahat, yung 12. Pero laging binabanggit yung pangalan nila, pinag-uusapan yung buong tribe. Okay, kasi sila yung responsable doon. Kaya dito, makikita natin, si Jesus mismo yung kanyang, sino ba yung mga anak ng Diyos? Siyempre, yung mga Kristiyano, tumanggap sa Panginoon, di ba? So, kaya sabi doon, whose house are we if we hold fast the confidence and rejoicing of the hope firm unto the end? So, kaya once save, always save, eh. Pag ikaw sigurado kang ligtas, ikaw na nga yung mga anak ng Diyos at sinong nangunguna sa'yo? Sabi dyan, si Jesus. Okay, Christ as his son over his own house. Okay? So, ibig sabihin, siya yung matapat talaga na nangangasiwa sa buong kabahayan. Tama ba yun? Kabahayan ba yun? Sambahayan. Salamat. Sambahayan ng Panginoon. Okay? So, ngayon ito, mayroon papasok dito na yung kaligtasan. Mandaan nyo po ito. Sikat ito sa Hebrew sa napakalalim na mga talinhaga, patungkol at figures sa kaligtasan. Mamaya, sa bandang huli, yung rest na tinatawag. Pupunta tayo doon. Sabi dyan, wherefore, as the Holy Ghost said, today, if ye will hear my voice, harden not your hearts as in the day of, as in the provocation, in the day of temptation, in the wilderness. So, tackle muna natin to, no? So, ano ba nangyari ulit nung sa wilderness? Nalala niya si Moses, kinuha niya yung Israel, palabas sa Egypt. So, sila inalipin doon. So, isa sa mga bago matupad yung makapagsumamba sila sa Diyos, yun ang gusto ng Diyos eh. Pero hindi naman sila pwede manatili sa Egypt. Di ba? So, mahirap mga labas sila. Paano sila labas? Alipin sila.
Hindi basta-basta yun. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinakita niya kapangyarihan niya, di ba? So bago siya palabasin sila, anong ginawa niya? Yung 10 plagues. Alala niyo pa? Ano yung una? Kasama ba yun? Parang hindi kasama sa 10 yun eh. Parang sign. Sign lang yun eh. Ano yung tama kasama yun? Ang hindi kasama yung snake. Okay. So ano pa? Palaka, may lice, moraine, ha? Boils, locust, darkness, yung tatlo na yun eh, huli, yung darkness, yung angel of death, tsaka yung hail. Ano yung isa? Sa cattle, nasabi na, sa moraine, di ba? Ayun na nga yung pinakauli. Intindin nyo na ba? Alam nyo na yung kwento na yun? Hindi pa masyado? May isang panoorin natin yung ano. Kaya ako binili yun eh. Okay. So pero nung nakalabas na sila sa Egypt, pupunta lang sila sa Promised Land. Diba? Simbolo yun ng ano. Hindi kaligtasan ha. Ng pangako ng Diyos. Perfect will of God for the believers in this world. Ibig sabihin, anong gusto ng Diyos gawin? Naligtas ka na, hindi ka napatay, di ba? So, nakalabas na sila sa pangalipin sa Egypt. Doon sila pupunta? Doon sila pupunta sa Promised Land. Pero, ito yung sinasabi dito. Medyo naghahalo dito yung kaligtasan sa sanctification, eh, no? Kaya, ingat tayo, ha? Sabi dyan, so, nung ilang beses, ilang taon sila bago makapasok ng Promised Land? 40 years, hindi pa nga, di ba? 40 years silang umikot-ikot. Pagkatapos ng 40 years, saka pa lang sila makakapasok. Pero actually, kung biyahe lang, andun na sila nung, actually, pang ilang days lang eh. Pero hindi sila dumaan doon, kaya may dinaanan sila. Andun naman sila, nakarating sila, nang kaya ngayon si Joshua, si Caleb. Andun na sila eh. Wala pang 40 years. Parang buwan lang eh. Weeks nga lang eh. 40 days ba yun? Anyway, so bakit hindi sila nakapasok? Yun ang tanong. Alala nyo ba yung kwento? Kwento ko na lang ulit. Andun na sila. Ayan na, yung Promised Land. Puntahan na natin. Eh, yung iba, natakot. So ginawa ni Moses, so mag-send ka muna ng spies. Sila yung mga una. Alam nyo yung spy, di ba? Alam nyo yung spy? Nalaro natin, di ba? Yung spy, magpapanggap yan na, taga rito ako. Pero nag-observe siya, hindi siya taga ron. Pagkakuha ng information, exactly, spy. Tapos, ibabalik niya information kina Moses. Anong ginawa nila? Dahil natakot yung sampo, sabi nila, ako, hindi natin kaya to. Matataas yung kanilang ganyan, malakas yung army nila. Natakot ngayon yung mga tao. Pero yung Joshua si Kasi Caleb, kaya natin yun! Eh dahil dadalawa lang sila. Tapos sinabi pa dun sa ano, dapat mag-meeting muna sila eh. No? Kasi narinig na ng mga tao, naku, yung ano dyan, ano bang ginawa sa atin ng Diyos? Sinisi pa ang Diyos. Sino dito sinisisi ng Diyos nyo pag na, nagkaroon ka ng problema? Sabi ko na nga, ayoko na mag-baptist eh. Kasi wala nag-baptist ako, nawala yung kaibigan ko. Inaasar ako ng ganyan. Sinisi mo ang Diyos. Tama ba yun? Yung time, una, mas magandang kalagayan mo. Pangalawa, pinili mo rin nyo. Wala kang dapat sisihin. Amen? Itong mga to, sinisi nila ang Diyos. Si Moses, actually, sinisi nila. Kaya, kawawa si Moses eh. Ayun, pastor, mahirap din eh. Diba? Iyon yung tinutukoy dito, the day of provocation, tandaan niyo yan. Pinovoke niya lang Diyos, ginalit nila pag sinabing provoke, di ba? Napikon sa kanila kasi sabi, ito na, o, pasok na tayo. Naku, hindi ka may iniwala sa'yo. Sa alam na maniwala, magtiwala sila sa Diyos, hindi sila nagtiwala. Okay? So, ano nangyari sa kanila? Tingnan natin. When your fathers tempted me, proved me, and saw my work 40 years. So,
Hindi sila nakapasok. Ang ginawa ng Diyos sa kanila, pinaikot-ikot sila doon, pinaikot-ikot sila. Hanggang mamatay yung mga matanda, 20 years old, above. Patay. Kasi nga naman, siguro, pinakabata doon, 21. After 40, ilan na yun? Ha? 61. Pwede nang mamatay, di ba? At talagang pinatay sila ng Diyos, inuubo sila. Ang natira na lang yung mga bata, yung mga dating bata, na medyo, actually, sinabi pa nila doon, hindi makakalimutan eh. Yung mga bata, yun ang dinahilan nila, yung mga bata, hindi tayo pwede pumasok dyan kasi baka mamatay yung mga bata. Di ba? Yung sinabi doon eh. Pero yung sinabi ng Diyos ng bira, ginawa niya pang excuse yung mga yan, ha? Ngayon, yan ang gagamitin ko, sila yung makakapasok doon. At ng 40 years na yun, naikot-ikot sila, doon na-train yung mga bata. Kaya nga ginawa ni Moses, I believe, tsaka itong Diyos, yung mga sacrifices, yung mga ganyan. Yung mga bata ngayon, tanong ng tanong yan, ba't nga ginagawa to? Eh iba doon, inabutan nila yung Red Sea, iba hindi. Well, at least nalalaman nila, ganyan pa lang ginawa ng Diyos sa atin. Dapat magtiwala tayo sa Diyos, amen? Kaya ngayon, iba sa inyo, hindi pa kayong bagong Kristiyano pa lang, minsan kinakwento ko kayong kinakwentuhan. Ganito yan, ganito yan, ganito yan. Sinasabi ko, ganun sa Mother Church. Hindi ko naman nakita yun. Di puntahan natin, minsan pupunta tayo doon, amen? Kasi mga Baptist, minsan hindi tayo kilala eh, hindi nyo kilala. Pero marami rin Baptist, isa-isa, ano lang, mga... Paano-ano lang tayo eh, pagilid-gilid. Wala kang kilalang malado malaking Baptist. Anyway. So yung po yung nangyari, galit na galit ang Diyos doon, ginagawang illustration ng Book of Hebrews. Na maling-mali yan. Okay? Dahil kagagalitan ka ng Diyos pag wala kang tiwala sa Kanya. Kaya sabi dito, wherefore I was grieved. Nagalit siya. Sa buong generation na yun, hindi lang sa ano. Anong lesson dito? Kaya sabi nyo minsan, si Pastor, bakit napakaingay sa Facebook minsan? Diba? Alam nyo ba na tayo ay sa generation natin, siyempre, pananagutan natin yan. Alam nyo ba yun? Naalala yung Sodom and Gomorrah kasi puro bakla na doon. At least, wala man na lumaban. Kung meron man na lumaban doon, ano mangyayari? At least, hindi makakaporma ng gusto. Diba ngayon, yung mga kaya sinasabi ko sa inyo, tinuturuan ko na kayo sa Facebook eh, diba? Itong mga bakla sa Facebook, ang lalakas ng loob eh. Parang, yeah, vida kami pag June. Pagkatapos ng June yan, di mo kontento yan. Kaya dapat, ano na, pag-aram natin sa mga bata, tsaka sa mga na-brainwash na, na sana, mawala yung brainwashing sa kanila. Na yung mga bakla na yan, hindi yan dapat malakas ang loob. Kung tayo ay, nasabi natin, nasasabi na salita ng Diyos, galit ng Diyos dyan, hindi yan katanggap-tanggap. Diba? So, yung generation nyo, especially kayo, at sa atin ngayon, kami pa lang yung gumikilos ngayon eh. So kaya I believe yung mga sa generation namin, responsable ako dyan. Kahit medyo mahirap na yung mga kaedad ko, matigas na ulo nyan. Iba dyan, ano na, successful na sa buhay. Quote and quote, paano mo sasabihin yan? Diba? So pag hindi mo yung generation mo, hindi mo lang sinabihan yung mga kapitbahay mo, kabansa mo, di ba? Salamat nga, hindi po pumasa yung sogi dito sa Pilipinas. Pero susunod at susunod dyan. Kaya ang gagawin natin, pipreach natin to. Amen? Amen. Dapat natin preach para makarinig yung mga dapat makarinig, malaman nila dati lang malaman. At hindi magkadamay-damay tayo. Na hindi magalit yung Diyos sa buong generation. Lahat ng mga Pilipino na pinanganak ng 1980 hanggang 19, mga millennials, di ba? Galit ang Diyos sa inyo. Gusto nyo yun? Yan yung sabi ko, kaya responsable tayo dyan. Hindi yung mga mas bata magtuturo dyan, tayo. So ngayon naman, kayong mga bata, new generation, responsable kayo sa generation nyo. Paano di ba gaya tayo dito? Amen? Sabi nyo, they do all way err. Kakamali sila at hindi lang basta kakamali ha. Iba yung pagkakamali na, hindi ko kasi alam eh. Kaya magkamali ako. Sabi nyo, nagkamali sila sa puso niya. Paano kung magkakamali sa puso? Hindi nga, 1 plus 1, 3. Ano, saan ka nagkamali? Sa utak o sa puso?
Sa utak lang, di ba? Naloko ka lang. Eh, ala ko, 3. Eh, madali lang yun eh. Ano pa yung mga madalas magkamali? Ayan, soul winning, di ba? Yung iba, natuto sa kanila, lahat ng tao, anak ng Diyos. Kaya karamihan, di ba? Nasabihin, ganun. Hindi totoo yun. Pero, intellectually na, loko sila. So, naloko ba yung puso nila? Hindi pa, di ba? Malalaman natin, pag pinipreach mo na, sa kanila yung totoo, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Sabi dito sa Bible, may anak ng demonyo. Saka sabi dito, ang mga tumanggap lang sa Panginoon, magiging anak ng Diyos. So, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Ah, oo nga pala. So, pag sinabi silang gano'n, naligtas sila, hindi pa sila sa puso nagkamali. Amen? Pero, kahit mga Kristiyano na, pag sinabing pag nagkamali ka sa puso mo, ibig sabihin, yung pinaniniwalaan mo mali, yung pinaninindigan mo mali, yung minamahal mo mali. Diba? Paano nang mahal ko mali? Eh, mahal ko to eh. Mali pa rin. Lagi ko sinasabi sa inyo, unbeliever, mamahalin mo. Tama ba yon? Eh, mahal niya rin ako. Wala nang magmamahal sa akin eh. Meron yan. Amen? Katulad naman sa ibang bagay naman. Kunwari, magulang mo. Sino susundin mo? Magulang mo. Kunwari, o si pastor. Depende. Kung sino tama. Tsaka si pastor naman, hindi naman kayo pipilitin ha. Diba? Kasi mali rin ha. Alam nyo yung rule natin dyan, di ba? Ano yung rule ko? Pag hindi kayo pinatin, Juliana, ano sabi mo? Aawayin mo ba yung magulang mo? Ano sabi ni pastor lagi? Anong gagawin mo? Hindi ka pinatin, dito ka lang. Baka may virus. Sumunod ka kanino? Sa Diyos. Eh, ang magulang mo nagsabing huwag kang umatin. Ano gagawin mo? Bata ka pa, ilang taong ka? 10, o. Anong gagawin mo? Mag-atid ka ba? Hindi. Nakalimutan pa ata ni ano. Si ano na lang, si Ezekiel. Sabi ng nanay mo, kunwari lang. Buti, mabait yung nanay niya eh. Sabi nanay mo, huwag kang umatin dyan. Ano gagawin mo? Ano sinasabi ko sa inyo madalas? Huwag kang sumunod kanino? Yun, salamat, may nakalala. Yun ang sinasabi ko, mga bata, sa magulang ka susunod, maliit ka pa. Yung mga ganyang bagay. Pero pag tumanda, tanda ka na, o sarili ka ng pamilya, kanino ka susunod? Pag bawalan ka ng magulang mo sa church, kanino ka susunod? Sarili ka ng utak, lalo lalaki ka pa. Diba? So, ba't na punta doon? Kasi nga, yung puso mo din, pwede kang magkamali. Tandaan niyo yan, ha? Iba yung pagkakamali sa puso, iba yung pagkakamali sa utak. Madaling i-correct yung pagkakamali sa utak. Alis sabihin mo lang kung ano yung totoo. Ganun. Ah, ganyan pala yan. Pero pag nagkamali ka, katulad nila, ano lang yan sa kanila? Sa Diyos sila nagalit eh. Ang daming pinovoke nila, ginalit nila ang Diyos. Pati ang lingkod ng Diyos. So kaya pinatay sila ng Diyos. Amen? At sabi dyan, and they have not known my ways. Ang gandang ano to eh. No? Ano yung sabihin ng I have known? Alam mo yung sabihin ng alam mo yung ways. Hindi lang ano, kunwari ako. Ano ba? Ayan, katulad niya, yung example lang natin. Ways ko yan, di ba? Sinasabi ko sa inyo, hindi ko sinabing laging ako susundin nyo. Diba? Ang linaw nun eh. Meron palang ano, may paraan pala dyan, hindi basta black and white. Pag 10 years old ka palang, 9 years old ka palang, kahit basta nasa pupunan ka ng nanay tatay mo, doon ka nakatira, sino susundin mo? Yung magulang mo, pagdating sa mga bagay na, mga ganyan, huwag kang umatin, umatin ka, silang masusunod. Amen? So, ang paraan ni Pastor, sabi niya, pag malay ka na, ikaw na yung mag-isip sarili mo. Ngayon, hindi pwedeng agawin ng kahit sino yung puso mo, di ba? So, kahit hindi ka patinin, umatin ka sa YouTube, o gano'n. Di ba? Ang kaya at least yung puso mo doon, yung pinapanalaan mo yung church. Okay, so, pag hindi ka lang, katulad ni, kunwari lang, si Juliana, kunwari, hindi niya alam. Yung rule na sinabi ko kanina. Sinunod, basta si pastor, dapat masunod. Tama ba yon? Hindi niya alam yung paraan ko. Kasi hindi naman yung sinabi ko eh.
So, ganun siya sabi ng Diyos dito, hindi nyo inalam yung paraan ko. Na, yes, mayroong kalaban kayo dyan, na yes, mukhang malakas sila sa inyo. Hindi naman sinabi ng Diyos na isang ganun lang, pak! Patay na agad sila eh. Ang paraan ng Diyos kahit sa buhay Kristiyano, di ba, unti-unti, inaalam mo, magtitiwala ka muna dito sa isang bagay, tapos tingnan mo ano mangyayari. Ay, tinupad ng Diyos yung pangako niya. Hindi pala ako na virus, or hindi pala ako, alam mo na, hindi pa ako napahiya, ako na, soul winning, di ba? Sabi, maglakas mo lang yung loob mo, sabi mo, lapitan mo yan, kausapin mo, ishare mo yung salita ng Diyos. Ay, nakakatakot naman, baka ako ay bastusin, i-reject. Ay, na-reject ka nga, o, paano yun? Ayaw ka ng soul winning. Ang paraan ng Diyos, minsan sinusubo ka, di ba? So, alamin natin yung paraan ng Diyos. Hindi yung galit ka sa Diyos kasi kala mo mali siya. Yun pala, hindi pala. Ikaw pala yung mali. Amen? So, alamin natin ang kaparaanan ng Diyos. Kaya ito daw, sabi nito, ang Diyos na nagsabi dito sa mga hindi sumunod sa Kanya. So, I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. So, dyan na yung term na my rest, na hanggang, doon nagkakamali, hanggang Hebrews 8, nandun yan. Okay, ano yung rest na to? Hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. Paano ka papasok sa kapahingahan? Di ba, ang kapahingahan ay ganyan. Ano ba yung kapahingahan ng Diyos? Yeah, medyo lumalalim tayo, ha? Unti-unti lang tayo. Amaya, tandaan nyo lang yung term na yun. Sabi nyo, take heed. Pag sabi, makinig kayo. Okay? Kasi may ibang bagay na pag hindi kayo nakikinig, di nyo maintindihan. Lest there be any of you an evil heart of unbelief. Yan sabi ko kanina, pag ikaw daw pala hindi naniniwala sa Diyos, ano ka? Okay ka lang? Ikaw maniwala ka, ako hindi. Oy, okay lang. Maniwala, ito hindi. Okay lang ba hindi maniwala sa Diyos? Ito yung sinabi ng Diyos. Ah, daw naniniwala dyan. Sabi dito, wicked, evil heart. Okay, kaya Nisa, huwag kayong maano kay Pastor. Pag medyo may pinupunto ako dito, galit ako. Dito lang naman eh. Nag-usap tayo, di ba? Hindi naman ako galit. Pero dito kasi kailangan emphasize yung dapat nyo maintindihan. At sinasabi dito, mali yan. Masama yan pag hindi ka niniwala sa Diyos. Maliwanag ba yun? Kahit pa katulad ng context nila, sabi ng Diyos, kaya mo yan. Hindi ko naman kaya yan eh. Mali pa rin yun. Sinabi, kaya mo nga eh. Pinangako na nga sa tatay nyo, pinangako na sa'yo, gagawin natin to. Ayoko. Hindi ako naniniwala. Eh, hindi lang naman siya naniwala eh. Masama yun. Pag sinabi ng Diyos, kaya, kaya. Pag sinabi ng Diyos, gawin, gawin. Amen? Amen. At ano nangyari doon sa unbelief nila? Hindi lang, di ba? Lahat sila naapektuhan. Andun na sana sila eh. Hindi pa sila naniwala. Ayun, umikot-ikot sila hanggang mamatay sila. Again, ibig sabihin, hindi sila ligtas ha. Pero mamaya, may makikita tayo mga ano dito na parang nag-aalud dun sa kaligtasan. Kaya unti-unti natin to. So ngayon, but exhort one another daily while it is called today. Okay, pasok tayo dito ha. Binalik niya ni, sino sulat nito? Si Paul, yung writer nito. Kanina nagkukwento siya, tapos bumabalik siya sa mga karen, yung mga kausap niya. Ganun din ginagawa ko, di ba? Minsan sa preaching. Sabi nito, huwag kayong hindi maniniwala. Dapat maniwala kayo sa Diyos. At ang ibig sa ang kaakibay nun, akibat nun, at ang kasama nung paniniwala, sabi dito, but exhort one another daily while it is called today. Pag sinabi exhort, bring build up, di ba? Lagi sinasabi sa inyo, importante yung pumunta ka sa church. Bakit? Kasi binibuild up mo yung mga kapatid. Ako, si Pastor, siyempre, bibuild up ko kayo. Pero, gusto mo, nakikita mo rin yung sabi niya, nagpabaptize siya, di ba? So, yun, nanampalataya rin sa Diyos to. Ay, tinamad. Di ba? Ako rin kaya, di ba? Kasi dati, ganun din ako. Kaya, pag uma-attend lang kayo, parang yung binibuild up yung mga kapatid. Amen? At, siyempre, may iba pa kayong pwedeng gawin. I-encourage siya, medyo malungkot. Ito parang walang kaibigan, kausapin ko nga. Amen? Niwala kayo hanggang pagtanda nyo, gagawin nyo yan. At madidevelop yung personality nyo dyan. Isa pa yun.
Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo, medyo sumasideline tayo sa mga, pag may nakikita kayo dito, wala masyadong ito, sasalin, mabait yan, usapin nyo. Ha? Mabait yan, talino pa. Sino pa bang mga hindi masyadong close ito? Yung anak ko, kausapin nyo minsan. Eh, close na nga ata sila na DM eh. Tama yun, ganun po yan. Ako, anak ko yan, ibig, pero hindi ibig sabihin. Mapapabuti yan kung kayo, hindi nyo tinulungan sila. Alam nyo ba yun? Kaya ako minsan, nagigilty ako kanil bagay. Ni-reach ko naman din yung mga anak ni pastor dati, pero parang ano eh, hindi ko talaga kaya. Pero iba, ni-reach ko yun. Eh ako nga, medyo ano rin ako eh. Tawag dyan, introvert. Pero walang, hindi excuse yun, amen? Ang tagal nyo nagkikita dyan, pakiramdam kung medyo introvert ka, wala excuse. Ilang taon mong inobserbahan yan, natatakot ka ba? Amen? Pag-pray mo, pag may nagpa-pray natin, kasama, ano mo dapat yan? Wala kang excuse. So, exhort one another daily. While it is called today. Kaso bukas, today din naman bukas eh. Ibig sabihin ito, habang ngayon, kasi nga later, darating pa na mo, either patay ka na, patay na siya. Hanggat kaya mo, exhort mo yung kapatid. Bakit? Sabi dito, ito na yung papasok kanina sa generation. Ano nangyari sa kanila? Diba? Nalala nyo, isampo. Sa halip na maniwala sila sa Diyos, sabi ng sampo, ay naku, hindi natin kaya. Ano nangyari sa mga tao? Natakot din. So pag ganoon, pag sinabi ko, mag-soul winning tayo, hindi, wala na mangyayari dyan eh. Hindi na magiging member ng church yan eh. Yun ang objective natin. Hindi naman, di ba? Pag ikaw yung kumukontra, ano mangyayari? Sabi nito, titigas yung puso mo, puso niya. Ganun na mangyayari dyan. Well, kahit yun, attend ka dito, tapos hindi ka talaga seryoso. Kunwari, dadaldal ka lang dyan. Ano mangyayari? Tapos nakikita ka nung isang tao. Tutulog-tulog ka dyan. Anong makikita ng ibang tao? May exhort ba sila? Mabibuild up ba sila? Titigas ang puso nun eh. Okay lang palang ano eh. Tulog-tulog eh. Pagkatapos, lahat tayo, praise the Lord, amen, uwi. Hindi pareho yun. At sinasabi dyan, bakit si tumigas yung puso nila? Itong mga to. Ba't tumigas yung puso nila? Kasi dahil sa kasalanan. Gusto nila, easy-easy na lang sila. Gusto ng Diyos, pumasok kayo doon, makipaglabang kayo. Gusto nyo yung kalooban ng Diyos, matupad sa inyo. Gawin nyo to, eh, mahirap yan eh. Dito na lang kami sa komportable, yung pa-petix-petix dito. Pakit-cute lang. Pero pag soul winning, mahirap yan, mapahiya pa ako. Diba? Attend ako, pero hindi ako magkakabisado ng Bible, ang hirap yan eh. Ilang minuto ako mag-ano? Eh, baka hindi ako maka-level 15 ito eh. Diba? Kaya sayang yung ilang minutes ka nagkakabisado, Jana, ng isang verse. Saglit nga lang yun eh, pag mahaba, yung 1 Peter 21, 2:21 to 24. Tagal nun, di ba? Yung ako, mag-ML na lang ako, mabira. Mahirap eh. Ano yung kasalanan doon, di ba? Yung gusto mo, relax ka lang. Pag magkakabisado ka, sakit sa utak niyan eh. Hindi mo lang tatalino ka dyan. Pag yung utak, sabi nga sa inyo, parang muscle yan. Mahihirapan ka ngayon, bukas, masakit ang muscle mo. Pero kinabukasan, gamitin mo ulit, lalakas yan. Gawin mong consistent pa yan. Naku, sobrang lakas mo na, ang bilis mo pa. Ganun din ang utak, huwag kayong manghihinayang dyan. Amen? So yung kasalanan nila dito, gusto nila doon na lang sa wilderness, kakain na lang ang manna, kakain na ang quail. Ito na lang tayo, ba tayo makipagpatayan? Eh, yung sabi ng Diyos eh. Kaya yung mga preacher, ganun din, minsan. Hindi, praise the Lord lang tayo dito, huwag natin pakilaman yung mga ano. Diba, huwag tayo sa YouTube, baka makita yung aral natin, magagalit sila sa atin. Ito lang tayo. Kaya sinasabi ng Diyos, reprove daw, diba? Yung wickedness. Paano mo i-reprove yung hindi mo nila narinig? Tsaka walang magagalit sa'yo. Normal yun, may magagalit sa'yo, amen.
So pag hindi mo ginawa yan, titigas yung puso mo, pinapatigas ng kasalanan. Okay lang yan. Payaman lang tayo ng payaman, ha? Hanggang ano ba? Ano lang tayo? Games-games lang tayo. Yung matatanda naman, ano yung ano? Payaman lang, ha? Travel. Ano ba? Relax. Papataba. Pabobulahan. Ganyan yung mga matanda. Ganyan na lang ano yan eh. Kasalanan nyo. Wag! Amen? Kahit tigas ang puso mo dyan. Pag tumigas ang puso mo, lalong hindi ka na mababago. Hindi ka na mag-improve. Kaya sabi ng Panginoon, wag ganun. So, gagawin niya ngayon dahilan dito. Sabi dito, for we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. So, sabihin itong partakers, alam partakers, last time, di ba, sa nung Sunday night, tayo nag-partake ng Lord's Supper. Ibig sabihin, hindi lahat kasama, di ba? Sino nakasama nun? Nakasama ba kayo? Lord's Supper? Okay, yung iba, hindi, di ba? Either tinamado yung isa, pinalis ko. Kasi nga, mas maganda sa kanya yun kasi hindi pa siya ready. So, yung mga blessing na meron pag ikaw ay matapat na Kristiyano, hindi wala sa iyo yun. Pag ikaw ay takot, di ba? Relax ka lang. Hindi mo yun mapapartake. Hindi ka kasama, hindi ka in sa mga blessing ng Panginoon. Ba't kaya itong mga to matured na, tapos natutuwa sa kanya si Pastor, tsaka ang Panginoon. Ako, hindi. Ako lagi yung object ng sermon. Ba't ganun? Di ba? Sa halip na blessing. Kaya dapat, kung ano yung sinabi ng Diyos, doon ka magkaroon ng confidence. At pag sinabi steadfast, talagang maigpit. Sinabi ng Diyos, magtapat daw ako. Sige, pagpapalain ako. Sige, magitiwala ako dyan. Dapat ganun. Hindi yung, hindi naman eh. May pareho lang tayo eh. Komunista tayo eh. Hindi komunista sa Bible, amen? Well, hindi natin matatapos. Mga 5 minutes, ha? While it is said today, if we will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation. So, binanggit ulit yung day ng provocation. Ano nangyari doon? Sinabi ng Diyos, gawin nyo to, hindi nila ginawa. Huwag kayong ganon. Sinong kausap dito? Mga Kristiyano na, ha? Huwag nyo i-apply ito sa mga unbeliever. Pag sinabihan ka na, ay, mali pala yung madaldal sa church. Hindi, okay lang yan. Natigas ako eh. Hindi ako ka, batas ako eh. Another sermon, ganun na naman. Hindi ako tatablan yan. Ako, tatablan. Ay, yung mga late daw, ano? Ako, okay lang yan. Yung, ano pa ba? Yung magsusuot ng mga maigli, ah. Hindi ako tatablan yan. Mga long hair sa lalaki. Sige, pasto, sermon ka lang dyan. Hindi ako tatablan yan. Ano pa? Yan. So, wag daw kayong ganun. Amen? Unless ayaw nyo ng rewards. Ayaw nyo ba ng rewards? Yung iba, pinagpapala na, uy, matured na Kristiyano to. Ako, ganito pa rin. Gusto nyo ng ganun? Pinagpapala na iba, ikaw, wala pa. So, yun yung mga tamang interpretation dito. Yung iba, ginagawa sa kaligtasan yan eh. So, kaya, ano natin yan? Anyway, for some, when they had... Ito yung mga... Dito na papasok yung mga matigas ang ulo. Ano nangyari sa mga matigas ang ulo? For some, when they had heard, narinig nila, alam nila yung tama at mali. Did provoke ng asar pa. Sino inasar nila? Ang Diyos. Hindi nito, no? How be it not all? Hindi naman lahat. Yun ang maganda dito eh. Marami dyan na matigas ang ulo, nangaasap, pero hindi naman lahat. Kasi yung mga lumabas sa Egypt, lahat sila may chance na makapasok, siyempre, sa promised land, di ba? Pero hindi sila lahat nakapasok. Diba? So, ngayon, ang sinasabi lang dito, hindi naman ang Diyos ang nagalit sa lahat eh. Kaya yung iba sinasabi, lahat ng Israel, loko-loko, hindi naman, lahat ng Pilipino, hindi ganun. Ang Diyos, alam niya kung sino yung naniniwala sa Kanya. Ito yung makulit, ito yung masyadong hindi, ito yung may pag-asa pa, ito wala na. Dinidistinguish niya yan. Amen? Ikaw, kapatid mo yan, dapat ganyan ka rin. Hindi.
Hindi ganoon ang Diyos. Pag ikaw ay nagbago, sumunod ka sa Kanya, kahit kapatid mo, loko-loko, hindi ibig sabihin, loko-loko ka na rin. Amen? Kasi nasabi dito, hindi naman sila lahat. Kung kaya nagalit ang Diyos, yung mga, dun sa mga, yun, yung pinatay niya. Sinasabi nung kanina, tama yun eh. Pinatay siya doon. Ikot-ikot lang sila doon, patay. Walang kwenta yung pag naligtas nga sila sa Egypt, doon naman sila namatay sa wilderness. Sino pinipicture ito? Yung mga Kristiyanong walang, hindi nakarating. Isa dapat nilang paroonan. Ano dapat mangyari sa Kristiyano? Pag naligtas na. Naligtas na. Ano pa? Ano, ito si DM. Ilang taong ka na? 16. Ano napipicture mo pag mga 50 ka na? Nasaan ka na nun? Okay, maganda yung trabaho mo. Kasi nagagabayan ka nung hindi ka addict. Hindi ka... Wala kang asawang matino. Di ba? Tapos pag games-games ka lang, hindi ganun napipicture mo, di ba? Pag matured ka. So ganun yung mga Kristiyano. Dapat alam mo na yung mga Bible. Mga ilang beses mo na nabasa yan. Kapalagay mo ba? Ilang beses mo na nabasa yung Bible pag ganung edad mo na? Marami na po. Dami na dapat. Hindi naman ako pastor eh. Hindi na kailangan maging pastor, di ba? May ginagabayan ka, may nililid kang pamilya. Kailangan nila yan. Ng leadership mo, kaya basahin mo yung Bible. Eh, yung mga ano, wala, namatay. Naligtas to, kaso, namatay na maaga dahil addict. Pero ligtas, kaso, pangit ng buhay. Gusto nyo ganun? Diba? Maraming ganun. Sinasabi ko nga sa inyo eh. Sa church, ganun. Si pastor, laging ganun ang kwento niya. Itong taong to, batang naligtas, dati yung forma, ang ganda ng forma. Tapos, ano nangyari? Humiwalay sa Diyos, humiwalay sa church. Pag nung bumalik, gusto na itong maglingkod sa Diyos, wala nang baga. Kasi nag-inom, ganyan. Yung pamilya, sira na. Saan ka maglilingkod sa Diyos pag sira yung pamilya mo? Pwede pa rin, kaso hindi na ganun kadali. Di ba? Ang hirap. Mahihiya ka na, pupunta ako dyan. Tapos, iniwanan ng asawa ko. Di ba? Maganda ba yon? Pwede pa rin, pero pangit. Nasabi ko sa inyo. Hindi maganda at mahirap yun. So, hindi natin matapos talaga eh. Lagihan dito para review natin next week. Okay, may question ba? Tagal ba? Tumitingin na kayo sa relas niya eh. Okay, so yun lang po. Kaya maging, ano tayo, sensitive tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Alamin natin, huwag tayong matigas ang ulo. Let's pray. Baka na may salamat. Kayo pong malalati sa aming ginagawa sa aming buhay. Ang mga nag-uumpisa pa lang sa pananampalataya, Panginoon, sumunod po sila sa inyo, Panginoon, kami. Makita namin ano yung tama pala, yung pala yung tama, yun ang gagawin namin. Habang nagtitiwala kami sa inyo, inaalam namin sa inyong salita, ano ba talaga yung gusto nyo. Hindi kami magdududa pag sinabi malinaw na ano yung kailangan namin gawin. Kung hindi pa malinaw, Panginoon, aralin namin, gawin namin tabaho yung pag-aaral, alamin namin, Panginoon. Kung ito ay tama at mali, hindi kami magbibigay ng excuse. So we pray na bawat isa, Panginoon, na salamat sa bawat isa nandito. Kaya pong para sa bawat isa, kaya pong malalati.